Magandang araw mga kaproyekto. Welcome to our fourth episode, ano, na meron hong tandaan ho natin, nagsimula tayo sa kwentuhan tungkol sa agrikultura at unti-unti pumasok din tayo sa katanungan ng gutom. At ngayon meron ho tayong ating hong panauhin natin ay isa sa pinaka masasabi natin dalubhasa sa isyong ito, no? Isa hong dati natin NEDA, no? Dr. Ciel Habito. And isa siya sa mga leading voices tungkol sa stunting, ano? Siguro po para ipaliwanag niya itong mahalagang issue na ito, ay pabayaan na natin si Dr. Ciel na mag-introduce sa atin sa issue. Dr. Ciel, welcome po, and welcome din po Dr. Ciel. I think kilala niyo na sila Leloy, Dr. Leloy Claudio, Manolo Quezon, Carlo Santiago po, Dr. Ciel. Kami po ang bumubuo sa team ng Proyekto Pilipino. Maraming pong salamat sa sa inyong pag-unlock sa aming sa aming pag-anyaya sa inyo. Magandang araw, Father, at of course kay Leloy, Manolo at Carlo. Salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito at pag-usapan ng isa ding paborito kong topic, no, sa aking mga speeches, presentations, ay lagi talagang nauuwi ako diyan. Stunting. Ano nga ba i-explain ng stunting? Sa Tagalog, pagkabansot. Ngayon, ang problema natin, hindi yung pagkabansot. Ang problema kasi natin ganito, isa sa bawat tatlong batang Pilipino na 5 years old o mas bata ay stunted o nabansot. Hindi dahil sa matinding malnutrition, matinding kakulangan ng pagkain. So, lagi kong pinagdidiin, hindi yung pagkabansot ang problema eh. Kasi mas pandak sa atin dahil siguro sa genetic factors. Pero yung pagkabansot na dahil sa tinding pagkagutom, pagkakulangan ng pagkain, yun ang problema. Bakit? Ang ating mga utak, ang human brain, ay 90% ng development ng human brain nangyayari bago maging 5 years old ang bata. Pagkatapos ng 5 years, yung natitira na lang na 10% ng development ng utak ang mangyayari. So pag ang bata ay matindi ang kakulangan sa nutrisyon between birth and actually yung 5 years old niya, talagang ang tawag ko nga dyan, damage for life na ang bata. Habang buhay na siyang, may dalang pinsala, lalong-lalo na sa kanyang utak dahil ang kanyang cognitive ability, ang kakayahan na matuto, ang kanyang memory, ang kakayahang magtanda ng iba-ibang impormasyon, at ang kanyang general intellect, ang kanyang talino, ay talagang apektado na. So, kung ang ating mga kabataan ay umaabot tayo ng isa sa bawat tatlo before age 5, stunted dahil nga sa severe malnutrition, isipin natin kung ano mangyayari sa kanila 20, 30 years from now, kung kailan sila na ang pinaka-labor force natin, ang ating mga manggagawa sa ating ekonomiya at lipunan. Aba, sabihin nito, talagang ang productivity ng ating ekonomiya dahil na nga sa productivity ng ating labor force ay magiging mas mababa kaysa ibang bansa. Kaya malimit na napapansin ko pag sinasabi ng ating economic managers na meron tayong demographic sweet spot. Ano ibig sabihin niyan? Kasi daw Pilipinas ay natatangi sa mga bansa na in about 20 to 30 years tayo yung napakalaki ng porsyento ng populasyon natin na working age population. Ibig sabihin, produktibo. Kung titingnan natin mga kabaliktad, halimbawa, ang Japan, ang populasyon niyan ngayon pa lang, no, ay talagang mas dumadami na ang matatanda. Ibig sabihin, ito yung dependent population. Sila yung nagdedepende sa mga working age, sa mga nagtatrabaho, para sila naman ay masuportahan, ano? So yung social security scheme, ganun kasi ang pagtrabaho niya na nagbabayad yung mga nagtatrabaho, pero of course ang nagdodraw sa social security yung mga matanda na retirado, at of course yung mga bata, no? The dependent population. So in short, our dependency ratio, yan ang tawag ng mga ekonomista at mga demographers, ang dependency ratio natin magiging mababa dahil mas nakararami ang kabataan, ang working age population. Ngayon, okay nga, ang tawag doon, demographic sweet spot. And by the way, lagi pinapoint out, talagang natatangi tayo eh. Kasi karamihan ng bansa sa paligid natin, yan ang problema, tumatanda ang populasyon. And Thailand, in fact, pinoproblema na rin yan. No?
sapagkat nakikita nila dahil napaka-successful nila noong 1980s, 90s sa family planning. Sa totoo lang, naging Ramon Magsaysay awardee pa yung kanilang health minister who became famous for disseminating condoms. No? So, ang tawag nila si Condom King. Sabihin, dahil sa pagtagumpay nila sa family planning, ang nangyayari ngayon, kukunti ang bata sa kanilang population profile. So, pinoproblema na nila, their so-called aging population. Tayo nga kabaliktaran, sapagkat ang napakaraming bata, so matagal pa na tayo mas marami ang working age population compared to sa dependent population natin na mga retiradong matatanda at mga bata na masyadong bata pa para magtrabaho. So, ganun ang sitwasyon. In fact, ang yes. Sir, balikan ko lang yung epekto sa bata. Hindi lang cognitive yun, no? Kundi meron ding multiplier effects. Tama po ba na, kunwari, nabansot, mas madaling magkasakit? And then, of course, yung cognitive effects, siguro mas madaling mag-drop out sa eskwelahan. Baka mas madaling, mas prone to alcohol addiction or drug addiction. So, hindi lang cognitive, kundi compromise talaga yung kinabukasan ng mga bata pag nababansot sila. Totoo yun, Leloy, sapagkat it's all around eh. Of course, kaya ako ina-emphasize yung development ng brain, ang development ng utak at cognitive and intelligence and memory. Sapagkat mamaya itatali ko ito sa isang crisis pa natin, yung education crisis. Pero tama yung sinabi mo, kasi hindi lang utak, of course, yung katawan, pangangatawan, dahil maliit ang katawan, bansot, mas mahihirapan siya sa yung mga physical challenges including yung general na kalusugan. Mas, like you said, no, mas prone sa sakit at hindi dyan ang isang problema na makikita rin sa statistics. I believe our morbidity rates, no, yung antas na nagkakasakit sa mga bata especially, mas mataas din kaysa iba nating mga neighboring countries. So tunay na pangkalahatan ang epekto nitong nung severe malnutrition that is observed in stunting o sa pagkabansot. So in short, ito ay malaking problema na siguro ko konti ang nakaka-appreciate o nakaka-realize, no, na ito'y talagang crisis ito eh. Kasi narinig ko na ang definition daw ng epidemic is if it affects 10% or more of the population in question. Mm-hmm. Eh, ito 33% nung 2015, bumaba ng bahagya, naging 28.8% noong 2019. Ito yung huling statistic na available ngayon. Pero alam naman natin nangyari nung pandemya. Ang dumoble ang gutom noon, no? Kasi sa pinakita ng SWS halimbawa na from 9% hunger incidence o 9% ng ating populasyon ang nakaranas ng gutom. Dumoble ito sa 21% nung talagang height ng pandemic eh. You can imagine ang epekto rin nun sa nutrition ng bata. Shield, at sinasabi mo, tumatawid naman ito sa isa pang crisis sa edukasyon. Asyon. Sapagkat puntahan natin yan ngayon. Kasi alam siguro ng marami, nababalita yung tinatawag nilang PISA, Program for International Student Assessment. Na ito ay ginawa sa maraming bansa, siguro mahigit na 80 bansa yata daw yung ginawa nila ito, yung mga third year high school students tinesting sa kanilang kakayanan sa pagbasa, reading, sa mathematics at saka sa science. Ang Pilipinas, sa lahat ng bansang nag-participate, ang kulelat sa reading. Ang pinaka malaki ang kakulangan ng ating mga teenagers ito, ha, third year high school, kakulangan sa pagbasa. At siguro may kaunti tayong konsuelo de bobo, hindi tayo yung pinakakulelat pero pangalawa sa kulelat sa Dominican Republic pagdating sa science at saka sa mathematics. Pero crisis talaga ito. Imagine sa buong mundo ay pinakamahihina ang ating mga kabataan sa mga bagay na yan, sa basic skills of reading. Shell, sa sukatan na ito na ginawa, ngayon lang ba ito nalaman o meron bang ibang mga paraan para sukatin ang kakayahan ng mga bata noon, at nakita na rin ba itong ano na mababa tayo kumpara sa mga neighbors natin? Actually, siguro naman marami ng mga ganong basihan before, no? Pero talagang lumabas itong PISA kasi medyo standardized eh, na comparable talaga yung makukuha nilang numbers. Dati, Dr. Ciel, meron yung teams, yung tinatawag na teams.
medyo yeah. ano rin tayo doon, medyo nangungulelat din tayo. Pag-ano tayo na nangungulelat sa totoo lang. Sa yun, 1990s pa tinitingnan na namin yung mga ano, medyo nasa lower third tayo or lower quartile actually. Well, uso pa ba yung mga things like IQ test? Kasi nung, I guess I belong to the generation na nag-IQ test pa mga tao. Well, siguro lang Dr. Ciel, madagdag ko, ang tinitingnan more is the achievement test eh. Than the, rather mm-hmm. than the IQ na may pagkakaiba no yes. kasi yung yes. achievement is dapat yung level mo based on your age and your grade your ano yung kung ano yung baitang mo no sa pag-aaral so more of the achievement actually of course may correlation mm-hmm. yan sa IQ no so, pero yung IQ nga yung intellect itself no nabanggit ko na nga kanina na according to one cross country study talagang mas mababa pa ang ating average IQ ng populasyon natin kaysa sa Laos, Thailand, Cambodia, Myanmar, sa buong ASEAN, sa lahat ng 10 ASEAN states, tayo pala ang kulelat din pagdating sa average IQ. Sabi nga nila, ba't ang mga Pilipino, ang gagaling naman yan pag nasa mga international okay. meeting, tayo mga, yun yung mga top 5% natin eh. Pero pag kinuha mo yung average sa buong populasyon, doon lumalabas na mukhang pinakamahihina yata ulo natin. Nakakalungkot sabihin, pero yun ang sinasabi ng statistika. So, tinatali ko yan sa fact na noong 1980s, ang stunting natin, umaabot ng 45%. So, halos 45%. Kalahati, exactly. Halos kalahati. Halos kalahati ng populasyon ng bata na 5 years old and below, noong time na yon ay stunted. So, nakikita na natin ngayon yon sa ating labor force. Yung productivity ng ating labor force. And by the way, yung mga research ng mga ekonomista, pinakikita yan na mas mababa ang ating productivity, especially labor productivity, compared to many of our neighboring countries. Kaya sa akin pananaw, yan ang manifestation na hindi siguro na-realize ng marami sa atin. Dahil nga yan sa pagkagutom, kulang sa nutrisyon, ang mga kabataan noong pang 1980s and possibly before. Dr. Kaya Ciel, bago lang ho natin patuloy, pwede ba hong paliwanag din niyo sa atin mga nanonood yung ano ng labor productivity? Ano ba yung panukat noon? Ano ba yung concept, well, 'di ba? Kasi nga pag tinabing productivity, sinusukat natin yung nagiging output ano o yung production ng bawat manggagawa. Of course, very simply, ang ginagawa dito, tinitingnan na lang yung ating sukat ng ekonomiya natin. Alam natin, ang ginagamit dyan yung gross domestic product o GDP na sinusukat ang pangkalahatang produksyon sa ekonomiya. Kung i-divide mo yan by the population, yun approximately yung average product or average productivity ng bawat isang manggagawa. Okay. Actually, yung labor force ang titingnan mo nga pala, hindi yung buong populasyon. Yung so, pagkakita natin yan, yung mga nagtatrabaho lamang. So, kung i-divide mo yung ating pangkalahatang produksyon na sinusukat ng GDP, i-divide mo yung ating labor force, then makukuha mo ang productivity ng bawat isang manggagawa. At again, lumalabas na medyo mababa tayo ikukumpara sa ating mga neighboring countries natin. So dito nakikita na siguro epekto ito of the fact na siguro mas mababa ang ano nga, yung kakayahan ng ating mga manggagawa, both physically and mentally. So ngayon nangyayari na, ganun nangyayari na ang ekonomiya natin, of course, apektado. Alam na natin, no? Pag nag-compare ng mga economic performance, talagang napag-iwanan tayo itong ating mga neighboring countries, especially sa ASEAN, na yung mga dati nating kapantay tulad ng Thailand, Indonesia, medyo pinag-iiwanan na tayo. Ang problema nga kahit Vietnam, talagang ngayon pa lang napag-iwanan na tayo. Susunod na nga raw ang Cambodia na nakaakma na rin, naiwanan tayo dahil na sa productivity ng ating Dr. Ciel, kung ating hihimayin, nabanggit nyo nga mayroong krisis ng edukasyon, ano po? So kung balikan ho natin yung age 1 to 5, ano ho, bago natin talakayin yung education, ano ba ho ang alam ninyong mga ginagawa ng pamahalaan o ng mga NGO community upang matugunan yung stunting? Kasi doon nangyayari ho, di ba, yung sabi nga nila, the first 1,000 days ng bata, ano, ang mahalaga sa lahat. Ano? Dr. Ciel, meron na ho, sa mga pag-aaral, meron na ho bang mga numero? Kumari, how much calories a day do they need?
how many meals a day, and how roughly how much does this translate into kung gagawing government program? I'm sure meron yan, Carlo. Kaya lang, well, I'm not really a nutrition expert by any chance, but yung namang mga ganong minimum requirements, halimbawa, at ano yung nagiging average ngayon, I'm sure merong studies yan. Meron tayong Food and Nutrition Research Institute. Na in fact, sila din yung nagbabantay sa stunting eh. Sa kanila nanggagaling yung statistics on incidence of stunting. At sila na rin ang nag-research sa mga bagay na yan, kung ano nga bang antas ng nutrient sufficiency ng ating mga kabataan at ng general population natin. Mm-hmm. Pero ang lumalabas nga ay talagang mababa, lalo na pagdating sa protein, no? Yung kailangan natin upang sa pag-develop ng utak at ng katawan natin ay protein. Pero ang nangyayari kasi nga, ang ating karamihan ng populasyon, lalo na mahihirap, hanggang kanin lang eh, sapagkat ito ang ating staple food. At dito ito nagre-relate sa mga naging paksa ng usapan ninyo sa Proyektong Pilipino, itong mga nakaraang episode, ano, ng agrikultura natin kasi ay problemado. Kaya ang nakikita nating manifestation niya, napakamahal ng pagkain sa Pilipinas kung ikukumpara sa ating mga neighboring countries na naman. In fact, kahit ikukumpara pa natin sa mga mayayamang bansa, may mga lumabas sa social media itong mga nakaraang mga buwan na kahit ang London, kahit yung mga ibang mga siyudad sa Europa, mas mura pa rin ang kanilang sibuyas, halimbawa, nung biglang lumalang sibuyas. Mas mura sa kanila ang patatas, mas mura ang iba-ibang bagay. Sa atin kasi, ang ating mahihirap, and right now, by the way, ang statistics natin ay nung before the pandemic, naibaba na natin sa ano eh, sa about 17% more or less, no, of families are below the poverty line o mahihirap. Ngayon, ang ibig sabihin niyan ay mas mababa ang kinikita nila kaysa doon sa dapat na kitain upang magkaroon ng minimum na antas ng buhay. Mm-hmm. So, kung ang ating poverty incidence ay ganun, sila naman, ganun din hirap kumain ng tama sapagkat pag napakamahal ng bigas, yung kanilang limitadong income at food budget, sa bigas lang natutuon. Wala nang pambili ng ulam. So, nung pinaglalaban halimbawa at didebate itong rice tariffication law upang mapababa ang cost of production and therefore yung presyo ng bigas, hindi dahil sa gusto nating mas maraming kainin bigas o kanin ng ating mga kababayan, kundi maging mas mura ito upang may pera pa silang pambili ng ulam. Na doon ang gagaling yung nutrisyon na kailangan para maiwasan itong stunting na pinag-uusapan. At yung ulam po dito, hindi po yung pansit canton na ginagawang ulam, yung pansit ulam. Kailangan talaga real protein, hindi empty carbohydrate. At gulay at protina. No? In fact, yan nga ang, ano, yan ang problema sapagkat alam natin na siguro isang stereotype na picture na mahirap na pamilya, kumakain ng kanin na nilagyan lang asin para magkalasa, pero talagang kanin at kanin lang ang kakainin, halos walang ulam. So, yun ang sitwasyon natin na masyado siguro, maring ang calorie sufficiency natin ay okay, pero sa protina at sa mga vitamina at mga mineral na nakukuha sa gulay, dun tayo kulang. In fact, very important rin po dito yung pinapakain sa nanay po, no? Lalo na pag nagna-nurse pa yung bata, yung baby. Yun ang napakahalaga. Nabanggit na ni Father yung first 1,000 days. Una-una, let me say, no, tinatanong ni Father kanina, ano ba yung ginagawa ng pamahalaan? Alam natin siguro na medyo popular yung school feeding program, no? Magpapakain na libre sa mga nasa eskwelahan. Pero too late na yan eh. Kasi ang nasa eskwelahan ay lapas na ng 5 years old na nangyari na yung 90% ng kanilang development ng brain. Kailangan mahuli mo talaga sa tinatawag nilang first 1,000 days. At ang bilang niyan, hindi mula sa pagkapanganak, mula sa conception, sa sinapupunan ng ina. Doon pa lang aalagaan mo ang nutrisyon nila sa pamamagitan ng nutrisyon ng ina. So in other words, a first 1,000 days focus means titingnan mo rin yung mga buntis na nanay at yung mga nanay naman ng mga sanggol na pinapasuso nila, no? Sapagkat sa kanila din ang gagaling ang nutrisyon ng bata, eh, kailangan yung magandang nutrisyon ng ina. So this kind of focusing ang kailangan kung talagang gusto natin magkaroon ng diferensya ang ating ginagawa. Okay yung school feeding,
Kasi ang sinasagutan naman yan, yung mga batang nagugutom sa eskwelahan, na dahil nga sa gutom, ay hindi na makapag-concentrate, makinig doon sa kanilang mga guro. No? So that's important as well. Pero kailangan talaga yung greater focus doon sa first 1,000 days. Siguro po kasi sa politiko, visible yung school feeding eh. Papasok ang, sila doon, makikita nila. Kasi sila, pero kung bahay-bahay, hindi mas mahirap i-translate into visibility in votes. Siguro yung political incentives are not there. Totoo. May dadagdag lang ako dito because I think it can help lead Ciel to yung susunod na tanong na ano naman ang solusyon dito, because may mga nakausap ako dati na mga principals sa public schools, at ito ang problema nila sa school feeding. Ang school feeding programs, unang-una, limit ang budget para sa limitadong panahon. So hindi buong taon, bahagi ng school year. So ang nagiging solusyon, ang ginagawa ng mga principal, either humihingi sila ng maraming tulong para kahit paano magkarugtong ang maliliit na mga program. But ang sabi nila, ultimong inaasahan lang nila na pwede nilang in a sense pakainin at patabahin ng konti ang bata sa maikling panahon, in the hope na tatawid yung nag-gain nilang weight para sa panahon na hindi na sila mabibigyan ng ayuda. Hanggang dun lang ang ambisyon ng mga guro. So dun mo makikita na unang-unang isang problema, yung lawak ng problema sa dami ng mga bata na kailangan ng ayuda. Pangalawa, ang sistema ng pamahalaan at mismo ng pribadong sektor, limitado lang ang mga panahon. Walang pang matagalang kasiguruhan para dun sa bata o sa mga institusyon na gustong tumulong. So ang tanong ko dito, kung ito ang problema sa mga bata nandun na sa school, and hindi lahat ng mga bata pumapasok sa school in the first place, paano naman ang magiging solusyon sa, imagine that, 1 out of 3 children na million-million ito, Ciel? Well, Dr. Ciel, madagdag ko lang doon kay Manolo, kasi bago mag-pandemya, naging aktibo kami sa mga public schools. Ang isa pang challenge diyan is yung menu, 'di ba? Kung minsan, sabi nga ni Leloy, 'di ba, kanin at ang ulam ay pansit. May ganung sitwasyon na puro carbs din yung ano, no? Kasi 'yun yung madaling ihanda. Number one, 'yun ang nakakabusog, ano, kung limitado yung budget mo, no? Madagdag ko lang 'yon, na hindi lamang do sa budget, pero kahit yung implementation sa level ng paaralan, eh ano rin yun, very uneven, ano. Dr. Ciel, go ahead please. Yeah. Like the nga sinabi ni Manolo at ninyo father. Naalala ko yung isang nanalo ng Galing Puok Award some years ago. Programa sa Negros Oriental. Na ang ginawa nila, ang tawag nila ay nalimutan ko yung pangalan, pero ang essence nito, ang ginawa ng probinsya, lahat ng mga eskwelahan sa probinsya ay kinailangan magkaroon ng garden. At yung mga bata na mismo din ang nag-aalaga, natututo ng agriculture in a basic sense, gardening. Ano? Pero yung mga gulay na kanilang tinatanim, sila na rin ang kakain. So ito yung nagiging year-round, no? Buong taon, na meron silang nakukuhanan ng maayos na pagkain. So siguro yun ang paraan na makakatutulong, para hindi yung minsanan lang. Kasi yung mga school feeding program, usually, okay, two months ba o six weeks ang duration, tapos aalis na yung programa. So maganda nga yung school feeding kasi tinatawag na wasting, no? As against stunting, ang wasting ay yung timbang ng bata ay mas mababa kaysa doon sa average. Ang stunting ay yung taas ng bata ay mas mababa kaysa average. Pag wasting, maaayos pa yan sa school feeding. Pero ang nakita nga ng mga pag-aaral dati, kung saan ginawa yung school feeding, okay, malulutas, mawawala yung porsyento ng wasted child o masyadong underweight. Pero nung umalis na, bumabalik din. So wala, hindi sustainable eh. Nabanggit na nga kanina, mas lalong challenging itong stunting ng gusto mong tutukan, ay yung mga batang wala pa sa eskwelahan. Talagang pupuntahan mo sa bahay-bahay o ipunin mo sila na pumunta sa feeding center. Pero yan talaga ang kinakailangan. And banggitin ko ang isang bansa, na yung Peru, no, ang talaga nagtagumpay ito na maibaba ng kalahati ang stunting nila within 8 years. Noong 2008, ang stunting sa Peru ay 28% noong 5 years old and below. Kumpara sa Pilipinas?
Ayun, mas mababa na kaysa Pilipinas. Ang Pilipinas noon ay nasa mga 35% noong 2008. Tayo ay, pero noon ay 28. Pero after 8 years, 2016, naibaba na nila sa less than half, 13% na lang. Ang stunted sa 5 years old and below. Ano ang sikreto nila? Anong ginawa nila? Talagang pinagtulong-tulungan. All of nation approach, ika nga, na mga NGO, ang pamahalaan, ang mga eskwelahan, ang negosyo, talagang tulong-tulong sa programang, kasi gumawa sila ng slogan, sabi nila, 5 for 5 for 5, 5 by 5 by 5. Ang ibig sabihin, ang mga 5 years old and below, in 5 years, ay ibababa natin ang stunting ng 5%. So nagawa nila, nalampasan pa. So in 8 years, nakalahati nila o ang naalis nila is as much as 15% ang nawala, ang nabawas nila sa kanilang stunting. And dahil din dito sa political will at continuity ng mga naging presidente nila. Yung 8 taon na yon, 4 ang naging presidente, pero consistent lahat ng presidente, niyakap nila at sinuportahan itong 5 for 5 for 5 program nila. Kaya tulong-tulong ang buong lipunan na nalutas ito. At talagang ibang-iba na ngayon ang sitwasyon. May nakita nga akong meme na yung average ng height ng mga Peruvian, medyo pandak nga. Ngayon ay talagang tumaas na. Mas matatangkad na ang mga Peruvian. Of course, hindi nga yung tangkad o yung pagkabansat ng problema. Like I said, yung kakayahang pangkalahatan ng tao, ng mga bata na habang sila ay tumatanda. So ito sana magaya natin, no? Ano yung... O nga po, sir, this begs the question. Napakalaki pong problema, pero sa wari ko parang hindi pinag-uusapan. Mm-hmm. Minsan sa dyaryo, kayo lang po ang nagsusulat tukol dito sa issue na to. Yeah, yeah. Tapos nga, hindi napapag-usapan, hindi nababanggit ng mga politiko. Bakit po ganun sa Pilipinas? Well, siguro kakulangan na lang din sa komunikasyon. Pero to be fair naman, nung nakaraang administrasyon, ang isang opisyal na talagang naging interesado sa issue na yan, yung dating cabinet secretary, no, si Carlo Nograles. Yes, siya correct. Yung, yeah. Siya yung talagang nag-spearhead na magtatag ng hunger task force sa gobyerno. At ang nagkaroon nga sila ng programa na Pilipinas kontra gutom. At ito ay, ang layunin nga is of course mapuksa ang kagutuman. At of course makita itong solusyon dito sa child stunting. Meron din namang ano, meron ding private sector initiative na tinatawag na The Hunger Project na ang nagpasimudon dito mga malalaking negosyo, mga kilalang pangalan sa big business. Ito ay ginawa nitong pandemic kasi nga nakita na pinakamalaking problema natin pagkagutom. Anong dapat nating gawin ba? Mga examples na yun, of course yung feeding, obvious yan, no? Pero ang pinaka sa akin, ang analysis ko, ang pinakamalaking naging dahilan kung ba't napakataas ng stunting sa atin compared sa ating mga kalapit bansa ay yung napakamahal na presyo ng pagkain. Simula na nga sa presyo ng bigas. At ito naman, ito yung controversial na usapin lagi ito sa agriculture, ay dahil naman sa ating policy na ating hinadlangan ang pagpasok ng imported food, lalo na ng imported rice, to the point na naging pabaya ang ating pamahalaan at sabihin na rin natin naging pabaya din ang ating mga magsasaka sapagkat naging dependent sila doon sa protection na yun na walang competition. In fact, sa aking mga pananalita, pinakikita ko isang graph na naghiwalay talaga ang presyo sa Pilipinas ng bigas doon sa presyo sa tinatawag nilang international price o border price. Lumaki ng lumaki ang agwat mula noong 1990s hanggang noong mga 2019 na doon tayo nagkaroon ng rice tariffication law na dahil nga sa okay lang na mataas ang cost of production natin kasi wala namang makakapasok na foreign na mas mura. So ngayon ang nangyari habang lumayo nang lumayo yung agwat ng presyo na yon ay lalong humirap ang pagbili ng pagkain para sa Pilipino. So of course ang lahat ng ganong klaseng policy ang kanilang supposed na intention ay tulungan na magsasaka. Pero ang lagi ko nga nababanggit sa column ko hindi dapat pala proteksyon ang ating binigay. Dapat talagang tunay na suporta sa pamamagitan ng pagpapataas ng kanilang productivity nila upang makapag-produce tayo ng bigas na sa parehong cost din. Itong mga Thais at mga Cambodian at mga Myanmar kung saan natin inaangkat ang kakulangan natin sa bigas. So in short, agricultural policy has a lot to do with it.
Kailangan natin ng mas mataas na productivity, mas murang pagkain, hindi lang bigas, kundi gulay, sibuyas, sabihin na natin lahat, no? Itlog, na ngayon ay nagsisitaasan at ang pinanggalingan ng lahat na yan ay yung ating pagharang sa competition mula sa mga imported products na yun ang nagbibigay ng pressure sa atin na pagbutihin ng gobyerno ang pagtulong sa magsasaka at ang pagbutihin ng mga producers mismo ang kanilang cost of production. Pero hindi nga, naging pabaya tayo. Ang tawag ko dyan sa English, complacency is what was the result of our protective trade policies. So dyan nag-uugat sa tingin ko itong ating malaking problema ngayon na pinabayaan nating tumaas ang presyo ng pagkain sa ngalan ng pagtulong sa ating magsasaka. Siguro tama naman yun, tulungan ang magsasaka. Pero ang sabihin natin, ang magsasaka natin, mga 9 milyon o mahigit. Pero ang buong Pilipinas, ang consumers natin ay mahigit 100 milyon. At kahit ang bilangin mo lang yung mahihirap, mga 20 million yan. So dapat greatest good for the greatest number ang ating policy. So yun ang ating mga dapat yan. May macro level policy, yung ating trade policies. Pero at the grassroots level, micro level, pagbutihin natin yung pagsiguro na walang nagugutom sa pamamagitan ng mga iba't ibang paraan. And by the way, kasama na rin dyan uli yung agrikultura na masiguro natin na yung mga ani ng mga magsasaka ay umaabot sa mga nangangailangan at mabawasan natin yung tinatawag na middleman na kaya lumalaki ang patong, kaya pagdating sa consumer, eh, mahal na yung pagkain kahit na napakababa naman nung nakuha nung magsasaka. So magkakasama lahat yan, magkakabit lahat yan. Na ho, ano, Dr. Ciel? So doon sa macro po, sir, yung pagpapababa ng presyo ng pagkain, doon sa micro po, meron anong policy pwede nating i-engage doon? And iniisip ko dito, meron bang lead agency sa gobyerno na dapat tumugon sa stunting? Kasi hindi pwedeng DepEd, kasi sabi niyo, sir, hindi pa nag-aaral yung mga estudyante nasa stunt na. So sino dapat yung tutugon sa mga line agencies natin? Well, kung nutrition kasi, ang Food and Nutrition Research Institute, sa pagkakaalam ko, ay naka-under sa Department of Health. So, kalusugan yan. And by the way, ang Peru, isang unang-unang ginawa nila, nung sinimulan nila yung battle against stunting, dineklara nila na ang stunting ay hindi lamang hunger problem. It is a public health problem. So, ibig sabihin niya, yung health ministry nila ang talagang nag-take responsibility. Sila yung accountable sa pagpapababa nitong stunting. So siguro isang unang hakbang yun. No? Let's recognize this to be a public health crisis so that our health system itself doon nakatuon sa pagpapababa ng stunting incidence. Of course, alam natin tulong-tulong lahat dapat dyan. Kasama of Department of Agriculture, napakalaki ng papel niyan. Nandyan of course yung DSWD para sa pagtulong sa mahihirap. Department of Health. And of course, dahil nga sa epekto nito sa mga kakayahan ng mga bata sa eskwelahan, Department of Education. Sabi niya nga, Dr. Ciel, yung all-nation approach. Naalala ko tuloy, Fads, nung sinabi ni Lela yun. Kung di ko nagkakamali, si Dr. Ciel was the youngest cabinet member nung panahon ni President Ramos. And si President Ramos, laban na sa mga tiga-DFA, naalala namin yan yung one country, team approach. Kasi ang ginagawa niya nun, yung mga issues na nakikita natin ngayon, hindi mo siya pwedeng i-compartmentalize. So interconnected nga yung nakikita natin. So ngayon, ang nakita ko, Dr. Ciel, if you, sa mga nakikinig sa atin sa government, how would you approach this? Yung, kasi uso pa ba ngayon ng mga clusters sa gobyerno? Meron naman yan. May mekanismo kasi ng cabinet clusters. So of course, meron yung sa economic development, meron cluster sa social development, nandiyan yung health, education, etc. No? Meron cluster sa infrastructure, and so on. So patuloy naman yung sistema na yon. In fact, sa NEDA naman, ang NEDA kasi is ano yan dalawang bahagi ang NEDA. At yung tinatawag na NEDA board o yung pinaka-board of directors ng NEDA, yun yung kabinete, halos lahat ng cabinet members miyembro. Pero isinama ang Bangko Sentral. And then, medyong tinatawag na NEDA Secretariat. Ito yung ahensya ng NEDA mismo na may mga regional offices, etc. No? Pero ang NEDA, ang papel ng NEDA kasi nga, ay parang overall, ano yan, tagabaston, coordinator. In fact, NEDA yung nag-assemble ng development plan
nagaling din naman sa mga sinabi ng mga iba-ibang departamento na mga kanilang gagawin na layunin nila. At pag pinagsama-sama yan, at of course, di kailangan gawin na hindi pwedeng, sabi nga nila, hindi naman ini-stapler mo lang yung iba-ibang plano ng bawat departamento, kundi kailangan i-integrate mo rin ng maigi. So, yun ang trabaho ng NEDA. And then, trabaho ng NEDA na tagabaston ng implementasyon ng ating tinatawag na Philippine Development Plan o PDP. So, ngayon, naka-highlight yan, by the way, sa ating Philippine Development Plan, yung Stunting. So again, that's a very important step. Pero yung talagang patuloy na public awareness ang napakahalaga. Ang isang magandang recent development, ang Management Association of the Philippines, na pinakamalaking organisasyon ng negosyante sa Pilipinas, no? And I happen to be a member of the Board of Governors, inadopt ng presidente ng MAP ang Stunting as a major initiative, no? Apart from the other end of it is attracting more investments, pero at the micro level it's really addressing stunting as the problem. Now, makakatulong yon kung ang malalaking negosyo mismo ay kikilalanin itong problema na kailangan tumayadin sila upang malutas. So this is really what is needed, that the whole country recognizes the problem. At lahat tayo, tulong-tulong, iba-ibang sektor, ay gawin ang kanya-kanyang magagawa para makatulong sa pagpapababa nitong stunting natin. May huling talong ako para sa inyo, Ciel. For 20 years, I've been asking, anong mangyayari sa isang bansa kung merong isang malaking bahagi ng populasyon na ito na matuturing permanenteng mahirap, permanenteng kapos sa kalusugan at sa kakayahan na iangat ang sarili sa buhay. Totoo naman na lumalaki ang middle class natin, totoo naman na lumiliit ang porsyento ng mahirap. In a sense, slowly but steadily, umuunlad din naman tayo. Ngunit ang kinakataputan ko, yung bahagi ng ating mga kababayan na walang pag-asang umangat dahil yun nga, baby pa lang sila, wala nang kulelat na sila sa lahat ng oportunidad. Argabyado na, Manolo. Baby pa yes, lang. Yes. Ano ang epekto nito sa future trajectory natin as a people? Na, yun nga ang problema. So again, babalik tayo sa edukasyon. Sabi nga ng marami, education is the great equalizer. Kung maayos ang educational system mo at kung hindi stunted ang mga bata mo na kulang naman ang kakayahan na matuto, dahil nga nagugutom o compromise na yung kanilang brain development. Kaya doon pa lang kailangan makita na natin na twin challenge yan. We have to address stunting but we also have to address the education crisis. Sapagkat aminado naman na may kakulangan din talaga both in quantity and quality sa edukasyon. Pero nandun ang pag-asa upang lalong committed yung agwat sa pamagitan ng mga mayayaman at mahihirap. You have to equalize opportunities. Yun naman na sinasabi. Hindi naman kailangan mag-redistribution ka ng wealth. Pero kailangan mo lang i-equalize yung pagkakataon na umangat. And education, of course, is the best instrument for that. No? May pagputihin natin. Ngayon, meron tayong education commission. So merong congressional commission suportado ng isang multi-sectoral body na tinitingnan ano nga ba dapat gawin natin upang maayos ang edukasyon. Pero bilang isa sa miyembro ng standing committee nila, sabihin ko na rin talaga na ang kailangan muna natin tingnan yung more basic problem natin na stunting. Sapagkat kahit anong husay ng mga guro mo, kahit anong dami ng classrooms mo at mga aklat, kung ang learning capability ng ating mga bata, one out of three ay compromised, talagang hindi rin masyado makakatulong ang magandang educational system. So talagang we have to look at it as two interrelated challenges that we have to look at simultaneously. So yun ang paraan upang makita natin yung greater trend toward inclusivity o mas pagkakapantay-pantay ng ating lipunan. And by the way, tama ka Manolo, nakita na natin ang resulta nito nung panahon pa, from 2010, nakita natin ang laki ng ibinaba ng poverty incidence between 2010 and 2016. Mm-hmm. Kumpara sa ibang periods in our history and even after that, malaki ang binaba. Bumaba tayo from about 21 naging 15 or 16. So, yun ang malaking jump na nakita ko sa pagbaba ng... Dr. Ciel, ma-ano ko lang po.
Yung panahon na yon, ano yung effective programs before and after that period? I'm sure mayroong paghahanda yon before that period of 2010 to 2016. Ano? Ano ho yung naging mga programa na nagbigay sa atin ng ganong success? Ano? Napababa natin ang poverty incidence sa atin. Well, actually, makikita yun sa pagkaiba ng performance ng ekonomiya natin noon. Eh. Sapagkat napakatakas ng paglago ng investment, both domestic and foreign investment. In other words, maraming hanap buhay na nagawa ang ating ekonomiya noong panahong yon. At sari-sari, in fact, manufacturing became a much more dynamic sector noon. Mm-hmm. At nasa manufacturing kasi ang pinakamagandang kalidad ng trabaho sa ating ekonomiya. Eh, karamihan ng ating mga manggagawa nasa services. Eh, ang services, it can range from yung nagtitinda ng taho hanggang doon sa mga nasa mga banko, mga high-value services ang ika nga. Pero ang manufacturing, medyo bumugso yan noong panahong 2010 to 2016 and onwards. Kaya ang mga hanap buhay na magagandang kalidad, dumami. So, ibig sabihin, mas maraming nakaangat sa kahirapan dahil doon sa development na yon. At kahit ang gastos ng gobyerno sa public investment, sa infrastruktura, ganun din, medyo bumugso noong mga panahong yon. Hanggang ngayon, no? Mm-hmm. Kaya ito ay nakakatulong sa pagpapakitid ng agwat na mahirap at mayaman sa ating lipunan. Dr. Ciel, meron lang, gusto ko rin humarinig lang yung inyong opinion. Kasi bago ho nag-pandemya, mga 2019 na ata po eh, nag-attend ako ng isang yung final consultation ng USAID kung saan nila i-distribute yung kanilang, meron silang fund na darating for education, I think something like $25 million eh. Bago mag-pandemic, I think the year before the pandemic. Nagsalita ho yung isang retired member to ng business, no. Sabi niya, kailangan natin desisyonan ano bang klaseng ekonomiya ang gusto nating maging. Yun na, services ba? Pero sabi niya, ang kinabukasan, hindi, merong higher level economy eh, na dapat piliin natin. So, base dun ho sa direksyon na yon, kasi dun susunod yung education eh, di ba? Mm. And I remember right before, I'm sure you've been very active, Dr. Ciel, yung pag-ano ho ng PQF, di ba? Napasa na ang batas nung panahon ni Pangulong Duterte, yung PQF law. Tapos noon, di ba, na nagkaroon ng implementing rules and regulations kasi bahagi kami ng group na nag-uusap ng alignment ng industry, government, and education. And of course, nag-pandemya, no? Kumbaga, isang tabi, no? Pero ano eh, yun yung ganyong kasalimuot po, Dr. Ciel, yung anong klaseng ekonomiya ang gusto nating maging? Ano yung edukasyon na kailangan natin para matugunan yung ganung aspiration, ano, that this is the kind of economy you want to become. Sabi niyo nga kanina, manufacturing ang isang tugon nung panahon ng 2010-2016, ano, kaya bumaba ang kahirapan. Ngayon, parang ano sa tingin niyo ho ngayon ang nangyayari sa usapan na yun? Kasi parang kailangan pag-usapan ulit eh, matapos ang pag-unsad natin sa pandemya, ano po? Well, ang isang malinaw na direksyon ng buong mundo, yun talagang ang information technology, ang high technology industries, no? Nakita natin, artificial intelligence at saka yung mga blockchain na yan, nandyan eh, ang mga pagkakataon. So this is applicable both, in fact, in manufacturing, in agriculture, and in services. Talagang lahat yan, digitalization ang tawag, di ba? Talagang nagiging digital eh, ang lahat ng teknolohiya. So, ang kakayahan ng ating mga manggagawa ang dapat siguruduhin natin na equipped para sa digital economy of the future. Mm-hmm. So dito ang malaking hamon sa atin ngayon, no? Sapagkat again, mathematics yan, dyan tayo nangungulelat. So kailangan natin talagang pagbutihin ang paglutas sa stunting natin upang ang ating mga kabataan ay magiging handa pagdating ng panahon para sa mga hanap buhay at mga negosyo na uunlad dahil sa digitalization of our future. Opo. So yun yung dalawang ano, no? Dalawang at least klarong-klaro sa ating usapan ngayon. Dalawang hamon na dapat tugunan. Stunting, number one. Number two is yung kwalidad ng edukasyon. Ano ho? At yung sabi nga na, siguro on a macro level, ano ba talaga ang direksyon ng ating ekonomiya? No? So in terms of
yun, wala tayong choice. Actually, it's really going towards the STEMifying eh. STEMifying, mm-hmm. even manufacturing, di ba ho? Kagaya ngayon, meron kaming kapartner na ngayon, sinisimulan nila, no? Meron silang pag-aaral ng STEMifying manufacturing in the Philippines, no? So ayun, partnership na naman yun ng sari-saring foreign agencies, no? Kasama dito ang ano ho, ang NISMED. Kasama mm-hmm. ho ang NISMED sa pag-anong yun. So, ang daming dapat tugunan, Dr. Ciel, pero... Napakalawak at napakakomplikado, napakakomplex ng hamon. Kaya ang talagang kailangan ay mahusay na komunikasyon at koordinasyon sa lahat ng sektor. Yung all of nation approach nga. Eh, ito ang pinakamalaking hamon kalimitan. Lalo sa ating pamalhan, makikita natin yan. In the same agency, sometimes, hindi natawag nilang silo mentality. Bawat sangay, bawat unit ng ahensya, hindi pa nag-uusap sa iba-ibang unit. Eh, ano pa yung across departments? So ito ang talagang dapat ang pangulo natin ang mangunguna dyan eh. Kung naalala ko, I cannot help remember my own boss, si President Fidel V. Ramos, no? Ang kanyang number one sermon, UST, Unity, Solidarity, and Teamwork ang kailangan natin. Nag-uusap-usap tayo lahat, nagkakaisa sa ating layunin, at teamwork ang trabaho natin, hindi yung kanya-kanyahan, no? So this is the kind of coordination that is demanded of us, given the complex challenges ng ating kinabukasan. Oh, ang daming pag-uusapan. Maraming final word siguro bago natin bigay yung pinaka-final word kay Dr. Ciel. Carlo, Manolo, Leloy, and bago... Well, sa akin lang, merong talagang sinaunang quote from Winston Churchill. There is no finer way use of public funds than putting milk into babies. Totoo talaga. Ang ano natin, dalawang uri ng kakulangan eh. Kakulangan para sa mga sanggol, yung 0 to 5, and then yung kakulangan ng pagkain para sa mga nandun na sa eskwela, mga feeding problems. Yung dinefine nito ni Ciel, yung stunting, and then what's the other one, Ciel, for when you're in school that you're skinny? Wasting. So yun, may mukha ang problemang ito. And kung babanggitin ni Ciel yung experience niya sa pamahalaan, babanggitin ko rin na yun ang palaging nire-remind sa amin nung panahon namin sa pamahalaan. May mukha ang bawat suliranin. At kailangan mo lang itanim sa iyong kaisipan ang mukhang ito na natatanaw naman natin araw-araw sa paglilibot natin. So sa akin, ang mga solusyon na dating beyond our reach are within our reach dahil nasubukan na. Maybe in baby steps nung panahon ng pandemya, but nasubukan na. And for once, pwede natin gawing katotohanan. Thank you, Manolo. Carlo? Sa akin, Fads, may nag-trigger sa akin nung sinabi ni Dr. Ciel kanina yung kailangan high protein yung diet natin. May kasing binanggit sa akin ng tatay ko recently lang na matagal siyang na-assign sa Middle East. Sabi niya, napakalusog ng tao sa Middle East, yung mga Arabs. Kasi, sabi ko, Dad, bakit? Kasi napansin niya, malakas sila sa nuts, saka sa fruits, yung snack nila. Totoo nga, nalaki nung ano. Sa akin, mahirap nang palitan yung ano natin sa kanin. No? We're a rice-eating nation. Pero, it's as simple as incorporating yung dati nating mga inisang, yung mga mani, yung mga ganyan na maliliit na bagay na ako magulang ako and hindi ko pa lang naiisip yan eh na it's a challenge for parents to tell our children kumain ka pa ng gulay, kumain kasi mas madali pakainin mo na lang hotdog o ano, pero yung hindi natin nakikita ngayon, sinasabi ni Dr. Ciel, yung pag ano nang yung damage nito sa mental ano nila, hindi natin nakikita eh. So let's while we're waiting for government and while we're supporting the macro level approach, tayong mga ano, yung as simple as that, as incorporating some nuts into their diet, that's something at least we can do. Yeah. Thank you, Carlo. Bago akong i-defend ko lang yung hotdog, high protein yun kahit pa ano. hotdog tayo. Mas masustansya pa rin yun, makaka-prevent pa rin yun siguro ng stunting. Pero yung issue lang na, dun sa, gusto ko rin yung mga sinabi nyo, it's a problem with babies and it's a problem of
opportunity, equal opportunity. Kawawa naman yung sanggol na 5 years old pa lang siya, hindi na equal yung opportunity niya. What greater injustice in society is that na wala namang kasalanan tong batang to, nilulugi mo na para sa buong buhay niya. At kung hindi mo kayang tugunan yan bilang isang mamamayan, isang kaproyekto, isang gobyerno, eh napakamanhid mo naman na tao kasi nilugi mo na yung sanggol pa lang nilugi mo na. Salamat, Leloy. Ako naman, bago natin ipasa kay Dr. Ciel, ano, nagustuhan ko lang yung sinabi mo, Dr. Ciel, yung all-nation approach. I think andun yung tugon. Tsaka siguro idadagdag ko lang, ano, bahagi ng all-nation approach. Itong nakaraang Lunes, ano, naging 10th anniversary ni Pope Francis, di ba? Sabi nga ni Pope Francis, di ba, nung simula ng pandemya, pwede natin piliin kung paano tayo lalabas sa kahit anong krisis. Sabi niya, either lalabas tayong mas mabuti o mas masama. Sabi niya, parang lumabas tayong mas mabuti, kailangan makita natin ng malinaw, one. Number two, at base sa malinaw na pagtanaw sa krisis, makita natin ang pumili tayo ng mahusay. At mula doon, lalabas yung pagkilos ng tama. Dr. Ciel, all yours. Well, ang ibabahagi ko lang siguro, yung aking paboritong ending sa karamihan ng mga talks ko, many, many years now, no? Tingnan natin ang statistika. Ngayon, about 20% ng pamilya natin mahirap. Ibig sabihin, isa sa bawat limang pamilyang Pilipino ay mahirap. Ang kahulugan nun ay may apat sa bawat lima na hindi mahirap, na may kakayahang tumulong. Kung isa lang doon sa apat na yon, aampun ng isang mahirap na pamilya at pangangalagaan, lalo na yung mga bata, no? Mga sanggol doon sa pamilyang yon. At of course, tulungan siya na maiahon sa kahirapan yung napili niyang pamilyang aampunin. Isipin niyo, isa lamang sa apat ang kailangan gumawa nun. Kayang-kaya nating lutasin ang kahirapan. At of course, yung stunting na kasama ng kahirapan. So all we need is really caring and sharing. Diyan na slogan ng aking dating boss, si President Ramos. Caring and sharing. No? Sa paraang yun, makukuha natin yung ultimate objective natin sa development. And ito naman, ang panghuli ko, isi-share ko din yung natuwa akong sinabi nung dating presidente ng World Bank, si James Wolfenson. Nung panahong nasa gobyerno ako, ang kanya sinabi sa isang annual meeting ng World Bank, "The measure of our effectiveness is a smile on a child's face." Sabi niya ganun. Doon makikita na tayo matagumpay kung maingiti sa labi ng mga bata. At of course, ang bata hindi makakangiti kung nagugutom o kulang sa nutrisyon. So ibig sabihin, yun ang antas, yun ang ating batayan kung talagang nagtatagumpay tayo sa ating pagpapaunlad ng ating bansa, kung nakangiti ang ating mga kabataan. So yun ang ating subukan mangyari sa pagtutulong-tulong, sa pagbabahagi at pagmamalasakit sa ating mga kapwa. Maraming salamat, Dr. Ciel, at sana hindi po kayo magsawa. Opo, at sana ipatuloy niyo ho yung inyong advokasya, at sana gusto namin sabihin, narito ho kami na sana maging katuwang ninyo sa mga gawaing ito. Tulong-tulong po kayo. Yes po. Oo, salamat, Carlo, Leloy, Manolo, and Dr. Ciel. Maraming salamat po. Mga kaproyekto, ito po, meron na naman tayong nasa mesa na posibleng proyekto. Sabi nga ni Dr. Ciel, isa sa bawat lima, mahirap, pero apat may kakayahan tumulong. Sana mapabilang tayo dun sa mga isa na tutulong dun sa 20% ng ating populasyon. Maraming pong salamat, mga kaproyekto. Sana po ay marami kayong napulot at nabigyan kayo ng inspirasyon nitong ating usapan na ito. Maraming pong salamat.